Sitayo na po ang lahat. Viva po ang Jesus Nazareno, awit at papuri alay namin sa'yo. Tinggihin ang dalangin at pagsamo ng bayan mo. Viva po ang Jesus Nazareno. Tayo ngayon ay magtipon at sambahin ang poon. Magdiwang tayo sa ating debosyon, purihin ang Panginoon. Viva po ang Jesus Nazareno, awit at papuri alay namin sa'yo. Tinggihin ang dalangin at pagsamo ng bayan mo. Viva po ang Jesus Nazareno. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo, naway sumainyong lahat. At sumairin. Mga kapatid, tayo tinipon ng ating Panginoon Diyos upang sama-sama tayo magpasalamat at mag-alay sa ating Ama sa Langit sa pamamagitan ng ating mahal na pong Jesus Nazareno. Naririto tayo upang kilalanin siya bilang ating Panginoon at Diyos, bilang bukal na mga biyayang ating inihiling, ngunit higit sa lahat, bilang gabay natin sa kaligtasan. Kaya't upang tayo maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang, aminin natin ang ating mga kasalanan at humingi tayo ng tawad sa Diyos. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyong mga kapatid na lubha ako nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal at sa inyong mga kapatid na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, niloob mong akuin ng iyong anak ang krus at kamatayan upang ang sangkatauhay matubos at mabuhay. Ang pag-ako namin sa krus at kamatayan dito sa lupa ayon sa diwa ng pagsunod sa iyong loob na ginanap ng iyong anak ay magpagindapat nawang aming kamtin ang lubos na katubusan at pagkabuhay sa iyong piling. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Magsipo muna po ang lahat. Pagbasa mula sa aklat ni Tobit. Noong mga araw na iyon, si Ana ay nag-aabang sa lansangan pagdaraanan ni Tobias. Nang makita niyang ito'y dumarating, pasigaw niyang tinawag si Tobit. Narito si Tobias, wika ni Ana, kasama ang lalaking pinasama mo. Bago dumating ng bahay, sinabi ni Rafael kay Tobias, natitiyak kong mananauli ang paningin ng iyong ama
Pagdating mo'y ipahid mo agad sa kanyang mga mata ang abdo ng isda. Aalisin ito ang kulaba sa mata ng iyong ama at muli siyang makakakita. Tumakbong sinalubong ni Ana ang kanyang anak at niyakap ito ng mahigpit. Sinabi nito kay Tobias, "Maari na akong mamatay, anak. Ngayong muli kitang nakita." At naiyak siya sa laki ng tuwa. Sa pananabik ni Tobit sa kanyang anak, nagmamadali itong lumabas, ngunit nadapa siya sa may tarangkahan. Nilapitan ni Tobias ang kanyang ama, hawak ang abdo ng isda. Ibinangon niya ito at inipan ang mga mata. "Lakasan niyo ang iyong loob, itay," wika niya. Agad niyang ipinahid sa mga mata nito ang hawak na abdo. Pagkatapos inalis niya ang kulaba at nanauli ang paningin ng kanyang ama. Niyakap ni Tobit ang anak at umiiyak na nagsabi, "Maliwanag ang aking paningin. Nakikita na kita, anak." Pagkatapos sinabi, "Purihin ang Diyos, purihin ang dakila niyang ngalan. Pagpalain ang lahat niyang mga anghel sa lahat ng panahon. Naway purihin ng banal niyang ngalan, sapagkat siya ang nagparusa sa akin at siya rin ang nahabag. Narito, nakikita ko na ang aking anak. Nakikita ko na si Tobias." Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Kaluluwa ko iyong purihin, ang Panginoong butihin. Kaluluwa ko iyong purihin, ang Panginoong butihin. O kaluluwa ko, ang Diyos papurihan. Pupurihin siya at aking aawitan. Aking aawitan habang ako'y buhay. Kaluluwa ko iyong purihin, ang Panginoong butihin. Ang maasang laging Panginoon, panig sa naaapi, ang Diyos na hukong, may pagkaing handa sa nangugutom. Kaluluwa ko iyong purihin, ang Panginoong butihin. Pinalaya niya ang mga nabihag, sinasauli paningin ng bulag. Lahat ng inaapi ay itinataas. Ang mga hinirang niya'y nalilingap. Kaluluwa ko iyong purihin, ang Panginoong butihin. Isinasanggalang ang mga dayuhan. Sa lupain nila'y doon tumatahan. Tumutulong siya sa balot ulila. Masamang balangkas pinipigil niya. Walang hanggang hari ang Diyos na poon. Nabubuhay lagi ang Diyos mo, Sion. Kaluluwa ko iyong purihin, ang Panginoong butihin. Magsitayo na po ang lahat. Ang Panginoon.
inyo rin. Pagbasa sa banal na Ebanghelyo ayon kay San Marcos. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panong iyon, samantalang nagtuturo si Jesus sa templo, sinabi niya, paanong masasabi ng mga iskriba na ang Mesiyas ay anak ni David? Si David na rin ang nang kasiyahan ng Espiritu Santo ang nagpahayag ng ganito. Sinabi ng Panginoon sa aking Panginoon, maupo ka sa aking kanan hanggang lubusan kong mapasuko sa iyo ang mga kaaway mo. Si David na rin ang tumawag sa kanya ng Panginoon. Paano magiging anak ni David ang Mesiyas? At nakinig na mabuti sa kanya ang maraming tao. Ito ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoon Jesucristo. Magsiupo muna po ang lahat. Magandang umaga po sa inyong lahat at maligayang pagdating sa tahanan ng ating mahal na pong Jesus sa Sareno. Binabati din po natin ang mga kasama natin online, lalo na po ang mga may sakit at ang mga nag-aalaga sa may sakit at mga kababayan, mga kadeboto natin mula sa iba't ibang panig ng bansa at daigdig na nais sumama sa pagdiriwang ng banal na misa dito sa ating simbahan sa Quiapo. Biyernes na naman, araw ng debosyon, araw ng ating pamimintuho at pagkilala sa ating mahal na Panginoon. At tayong lahat mula sa iba't ibang mga lugar, may iba't ibang mga pangangailangan, narito sa kanyang dambana upang magbigay pugay sa Kanya. Kaya nga't bigyan natin ng papuri, parangal at pasasalamat ang ating minamahal na Nuestro Padre Jesus Nazareno. Gaano natin kakilala si Jesus Nazareno? Ito ang diwa ng ating Ebanghelyo ngayon. Nung panahon ng mga Hudyo ng ating Panginoon, inaakala nila na ang Mesiyas, ang tagapagligtas, ay manggagaling sa lipi ni David. Alam natin na si Haring David ang pinakamagaling, pinakamatapang, pinakamahusay na hari ng mga Hudyo. Kung kaya nga't nung panahon ni Jesus, kung saan ang mga Hudyo ay naalipin sa mga Romano, sa mga banyaga, nangarap, nagdasal ang mga Hudyo na isugo ang tagapagligtas. At pinaniniwalaan nila na ang tagapagligtas ay magiging katulad ni Haring David. Isang mandirigma, isang maringal na pinuno na magpapalaya sa kanila mula sa mga nangaaliping banyaga. Opo, mga kapatid, si Jesus Nazareno ay galing sa lipi ni David. Kaya nga't matatandaan ninyo, siya'y ipinanganak sa Bethlehem mula sa lahi din ni San Jose na galing sa lipi ni David. Kung matatandaan ninyo nung linggo ng Palaspas, nang papasok siya sa Jerusalem, ano ang isinisigaw ng mga tao? Hosana sa anak ni David. Ang ibig sabihin po ng Hosana, iligtas mo kami, palayain mo kami. At itong hiyaw, panaghoy at panalangin ng bawat Hudyo.
sapagkat hirap na sila, pagod na sila, gusto na nilang maging malaya sa mga mapangapi dito sa mundo. Opo, ang pagdating ni Jesus sa Sareno, ang tagapagligtas, ang anak ni David, ay magdudulot ng kalayaan. Ngunit, higit pa sa kalayaang inaasam ng mga Hudyo. Kaya nga sa Ebanghelyo ngayon, nais patunayan ni Jesus Nazareno na higit pa siya kay David. Sapagkat hindi lang siya isang makalupang pinuno, hindi lang siya isang makamundong tagapagligtas. Higit pa siya dito. Kung kaya nga't ginamit niya ang Salmo 110 na kung saan tinawag din mismo ni Haring David ang Mesiyas bilang Panginoon. Higit pa siya kay David. Higit pa siya sa isang guro, isang pinuno, sa isang tagapagtangkilik. At ito rin ang mensahe sa atin ngayon, mga kapatid. Opo, narito tayo sa Quiapo lalo na sapagkat kinikilala natin si Jesus Nazareno bilang tagapaggawa ng mga himala. Nananalangin tayo sapagkat maaari siyang makagawa ng mga himala. Magpagaling ng mga may sakit, ipagkasundo ang mga nagkakagalit, pagkaisahin ang mga nagkakawatak-watak, ibigay ang ating pangangailangan. Ngunit, kung papaano nais ni Jesus sa Sarenong sabihin sa mga tao noon, higit pa ako dyan. Yan din ang sinasabi sa atin ngayon. Higit pa ako sa inyong pangunawa. Hindi lang ako tagapagbigay ng biyaya. Hindi lang ako tagapagbigay ng lunas. Hindi lang ako magbibigay kasagutan sa inyong mga panalangin. Ako ang inyong Diyos. At sa harap ng Diyos, ang ating maisusukli ay ang pagbibigay ng ating sarili. Pagsunod sa Kanyang kalooban. Mga kapatid, sumusunod tayo sa Kanya, hindi lang dahil may kailangan tayo sa Kanya. Sumusunod tayo sa Kanya, hindi lang dahil nagpapasalamat tayo sa Kanya. Sumusunod tayo sa Kanya dahil kinikilala natin siya bilang ating Panginoon at Diyos. Kung papaano si Haring David, kinilala niya ang Mesiyas bilang Diyos. Kinikilala din natin si Jesus Nazareno, totoong tao, katulad natin, ngunit totoong Diyos, tagapagligtas natin. Kaya nga't ipinapaubaya natin sa Kanya lahat. Meron siguro ditong gagawa ng mahalagang desisyon sa buhay, hindi ang talino mo, hindi yung pagsusuri mo, kundi sana ang kalooban niya ang manaig. Meron ba rito ngayon, may galit sa puso, meron kayong kinaiinisan, meron kayong kinamumuhian, kung kinikilala natin Diyos, si Jesus Nazareno, hindi yung damdamin mo ang iiral at maghahari sa iyo ngayon, kundi ang Kanyang kapayapaan, ang Kanyang kalooban. Meron bang kasinungalingang sumisira ngayon sa iyo na hindi mo mabitaw-bitawan? Kung kinikilala mo Diyos, si Jesus Nazareno, ang Kanyang katotohanan ang tanggapin mo. Masakit man ang katotohanan, pero tatanggapin mo ito, aaminin mo ito, sasabihin mo ito, sapagkat si Jesus Nazareno ang magpapalaya, sapagkat sabi niya, ang katotohanan ko ang magpapalaya. Gaano siya Diyos sa ating buhay? Hindi lang siya Diyos
na pinagmumulan ng biyaya at pangangailangan natin. Siya ang Diyos na nagpapairal, naggagabay, at higit sa lahat, nagahari sa buhay natin. Kaya nga sa unang pagbasa, nakita natin ang magandang pagtatapos sa buhay ni Tobias. Kung nagsisimba kayo mula Lunes, nakita niyo yung buhay ni Tobias. Nung una maganda ang kanyang buhay, tapos para siyang minalas, nabulag, nagkasakit, naghirap. Pero hindi siya nawalan ng pag-asa sa Diyos. Hindi siya bumitaw sa Diyos. Hindi yung damdamin niya ang umiral. Hindi yung sitwasyon niya ang umiral. Hindi lang yung pangangailangan niya ang umiral. Sa halip, ang kanyang pagtitiwala, pagsunod, at pagtalima sa Diyos ang umiral. Kaya nga't nagtatapos, nakakita siya uli yung anak niya, nakahanap na ng mapapangasawa, nagkaisa na ang kanyang pamilya, umayos na yung kanyang kabuhayan, pero alam niya, hindi lang ang mga makalupa at makamundong biyayang iyon ang kanyang dapat tamasahin. Kung hindi higit sa lahat, ang makalangit na biyaya sapagkat siya ay Diyos. Kaya nga't ang huling pagtatapos at panalangin ni Tobias, purihin ng Diyos, purihin ang dakila niyang pangalan sa lahat ng panahon, purihin ang banal niyang pangalan. Sana po, ganun din ang ating dasal. Purihin ka, mahal na pong Jesus sa Sareno, sapagkat hindi lang ikaw ang magbibigay ng aming pangangailangan dito sa lupa, kundi higit sa lahat, ikaw ay aming Panginoon. Ikaw ang masusunod, ang kabutihan mo, ang awa mo, ang pag-ibig mo, ang katotohanan mo. Kaya nga't ngayong Biyernes, nagkatipon-tipon tayo uli. Gusto natin makita siya at gusto din natin makita niya tayo. Kaya nga't magdasal po tayo. Mahal na pong Jesus Nazareno, narito po kami uli. Naniniwala kami, kayo'y Diyos na totoo at taong totoo. Kahit mahirap pong pumunta rito, kahit marami kaming pagsubok ngayon at maraming tukso sa buhay, narito po kami. Hindi lamang dahil may hinihiling kami sa inyo. Hindi lamang dahil nais naming tumanaw ng utang na loob sa iyo. Narito kami sapagkat nais naming ialay ang aming sarili sa inyo. Ialay ang aming pamilya, ang aming mga gawain, ang aming mga magiging desisyon sa buhay. Sapagkat kayo po ang aming Panginoon. Masunod nawa lagi ang iyong kalooban upang kami maging handa sa iyong mga biyaya dito sa lupa para nang sa langit. Basbasan niyo po kami lagi. Mahal na pong Jesus Nazareno. Amen. Magsitayo na po ang lahat. Minamahal po mga kapatid, ang ating pananampalataya kay Jesus bilang Kristo ng Diyos, ang siyang nagtitipon sa atin bilang miyembro ng komunidad na ito. Sa kanyang pangalan, dalhin natin sa Ama ang ating kahilingan at sabihin natin, Ama ng aming Panginoong Hesus, pakinggan mo kami. Ama ng aming Panginoong Hesus, pakinggan mo kami. Ang simbahan naway maging maalab sa pagpapahayag ng katotohanan at pagkadiyos ni Kristo. Manalangin tayo. Ama ng Panginoong Hesus, pakinggan mo kami. Ang pagkakaisa
kapayapaan at pagkakasunduan naway maging isang katotohanan, lalo na sa mga bansang ang mga tao'y nagdurusa sa diskriminasyon dahil sa lahi, kasarian, uri at relihiyon. Manalangin tayo. Ama ng Panginoong Hesus, pakinggan mo kami. Ang mga kabataan naway marinig ang tinig ni Kristo na tumatawag sa kanila sa buhay paglilingkod. Manalangin tayo. Ama ng aming Panginoong Hesus, pakinggan mo kami. Ang mga may sakit naway makatanggap ng kasiyahan at lakas mula sa mga nag-aaruga sa kanila. Manalangin tayo. Ama ng aming Panginoong Hesus, pakinggan mo kami. Ang ating mga mahal na yumao, naway humimlay sa kapayapaan ng kaharian ni Kristo, manalangin tayo. Ama ng aming Panginoong Hesus, pakinggan mo kami. Tahimik nating idulog ang iba pa nating kahilingan. Ama ni Hesukristo, kinikilala namin na Ikaw lang ang aming Panginoon. Lagi mo kaming bantayan at ipagkaloob mo ang aming ipinapanalangin. Hiniling namin ito sa pamamagitan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Magsiupo na po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ating paghahain ay kaluglan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, sa kapagpapatawad ng mga kasalanan, maganap nawa ang paghahain ito na sa dambana ng krus ay siyang pumawi sa kasalanan ng buong mundo. Sa pamamagitan ni Hesukristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaasa namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Iyong ipinasyang sa kahoy na krus, ang sangkatauhay tubusin ni Jesus. Sa punong kahoy, nagkapuwang ang kamatayan. Sa kahoy ng krus, itinanghal ang pagkabuhay. Sa punong kahoy, nanaigang sumuway sa iyo. Sa kahoy na krus, siya'y nadaig ng masunuring anak mo. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Banal ka, Panginoon, may aman. Banal ang iyong pangalan. Banal ang iyong pangalan.
nagbubugay sa iyo kadakilan. Dinarakila ng lahat ang naparito mong mana na siyang nagmulat sa bulan, sa bilay ay napalakad at nakiramay sa naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya sa pamamagitan ng Espiritu gawin mong banal ang mga kaloob na ito, upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihandog para sa inyo. Gayun din naman ang matapos ng apo na hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan, iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago't walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat. Sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan, gawin niyo ito sa pag-alaala sa akin. Magsitayo na po ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo ay namatay, si Kristo ay nabuhay, si Kristo ay babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tinalay namin sa iyo ang tinapay nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami yung minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo yung simbang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig. Kaysa ni Francisco na aming Papa, at ni Jose na aming obispo tanang kaparian. Alalahanin mo ang aming mga kapatid na nahihimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng pumanaw. Kaawan mo sila at patuloy sa iyong kaliwanagan. Kaawan pagidapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng malalabiring Maria ng Diyos, ng kabiyak na puso niyang si San Jose, kaysa ng mga apostol ni San Juan Bautista at ang lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa kararagal mo sa pamagitan ng iyong anak na aming Panginoon Jesucristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Bilang isang pamilya, sama-sama nating awitin ang ating Ama namin.
sambahin ang ngalan mo. Mapasa adya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan, ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. O Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, at ngayon sinasabi mo sa amin lahat dito, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ay binibigay ko sa inyo. Tungayan niyo po ang aming pananampalataya, huwag po ang aming mga kasalanan. Pagkalooban niyo po kami ng kapayapaan at pagkakaisa, ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumayo rin. Magbigayan tayo ngayon ng kapayapaan ni Kristo sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsilot po ang lahat. Narito si Jesus Nazareno, ang ating Panginoon at Diyos. Ang kordero ng Diyos na galis ng mga kasalanan ng sanlibutan, mapapalad ang inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng amen pagkasabi ng pari o ng lay minister ng katawan ni Kristo at isubo agad sa bibig bago umalis sa harapan ng pari o ng lay minister. Sumunod po tayo. Maraming salamat po. Jesús Nazareno,
Salamat po sa pag-ibig mo. Ang buhay mo'y inialay, sa krus ay namatay, upang kami ay mabuhay. Oo, Jesus Nazareno, patawad po sa mga kasalanan ko. Ang buhay ko'y iaalay, ang lahat ay ibibigay. Puso ko'y sa'yo lamang habang buhay. Poong Jesus Nazareno, kay buti mo sa hirap at dusa, ika'y kasama ko. Ang samok at dasal, sana'y pakinggan mo nang mapawi ng mga paghihirap ko. Poong Jesus Nazareno, salamat po. Ang iyong pagmamahal ay nadarama ko. Ngayon at magpakailanman, ika'y pupurihin ko. Mahal na Poong Jesus Nazareno. Poong Jesus Nazareno, kalugdan po ninyo itong kahilingan ko. Mabuhay ng mapayapa, ilayo sa lahat ng masama, kaawaan niyo po kami. Umaasa, Poong Jesus Nazareno, patnubayan niyo po nawa at gabayan ako. Iligtas sa kapahamakan at tiyak na kamatayan. Huwag po ninyo kami pababayaan. Poong Jesus Nazareno, kay buti mo sa hirap at dusa, ika'y kasama ko. Ang samok ko sana'y pakinggan mo nang mapawi ng mga paghihirap ko. Poong Jesus Nazareno, salamat po. Ang iyong pagmamahal ay nadarama ko. Ngayon pupurihin ko. Mahal na Poong Jesus Nazareno, Poong Jesus Nazareno, kay buti mo sa hirap at dusa, ika'y kasama ko. Ang sana'y pakinggan mo nang mapawi ng mga paghihirap ko. Poong Jesus Nazareno,
Nazareno. Announcement, Binyagang Bayan 2023. Sa darating na June 17, 2023, Sabado, magkakaroon po tayo ng Binyagang Bayan handog sa kapistahan ng kapanganakan ni San Juan Bautista. Ang mga edad na kailangan ay from 0 to 7 years old. Sa mga nagnanais, maaari kayong makipag-ugnayan sa records office ng parokya. Matatagpuan sa ground floor Cardinal Sin Building mula alas 8 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon. Maaaring hanapin si Miss Shirley o si Miss Jocelyn, record staff ng parokya, para sa mga detalye. Maraming salamat po. Patuloy pong pinaalalahanan ang lahat na huwag maging kampante sa banta ng COVID-19. Bagkos, dapat natin ipagpatuloy ang tamang pagsunod sa minimum public health standards, pagsusuot ng tamang face mask. Pagkatapos ng misa, wiwisikan po ang lahat ng banal na tubig. Pinakikiusapan ang lahat na manatili lamang muna sa inyong mga lugar. Tanging sa Quezon Boulevard o sa Plaza San Juan lamang ang labasan ng lahat. Sumunod po tayo. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Minor ng Itim na Nazareno. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin tayo. Panginoong Hesukristo, kaming nagsasalo-salo sa banal na pakikinabang ay nakikiusap sa iyo na ang mga nasagip ng kahoy na krus na nagbibigay buhay ay iyong ihatid sa pagkabuhay sa kaluwalatian, sapagkat ikaw ang Panginoon magpasawalang hanggan. Amen. Salamat po sa inyong pagpunta dito sa Quiapo. Maraming salamat po sa inyong tulong sa ating simbahan, sa mga pamisa, love offerings, online donations, sa mga nagdadala po dito ng bigas, dilata, noodles, at iba pang pang-ayuda sa ating mga kapatid na nasalanta at nangangailangan. Ang ating debosyon sa Poong Nazareno ay nagtuturo sa atin magmalasakit at tumulong sa ating kapwa. At tayo rin po ay mapalad at ating welcome po sila dito sa ating dambana ng Poong Hesus Nazareno. Susunduin po nila ang ating kalihero upang lalong ipalaganap ang awa at biyaya ng ating mahal na Poong Hesus Nazareno. Kaya atin silang i-welcome dito sa Quiapo. Si Father Angelito Santiago, ang Parish Priest ng Sacred Heart of Jesus Parish, San Ildefonso, Bulacan. At lagi namang nandito kasama natin ni Father Vic Robles ng Santo Niño Parish, Kalumpit, Bulacan. Welcome po, Fathers. At salamat po na patuloy po ninyong tinutulungan kaming ipalaganap ang debosyon sa ating mahal na Poong Hesus Nazareno. Makagusto magsalita ni Father Angel ng konti para sa kayo po. Magandang umaga po sa inyong lahat. God is good all the time. God is good. Palakpakan po natin ating mahal na Poong Hesus Nazareno. Kami po ang parokya ng kamahal-mahalang puso ni Hesus sa Pinaud San Ildefonso, Bulacan. Ay umalis po kayo ng alas 4 ng madaling araw para po makapunta po kayo. Dumating po kami before 6. Kasama po namin yung mga parokyano po namin sa Bulacan. Ay nahanap ko nga po sila, nandiyan lang po sila sa tabi-tabi. Mamaya po ay sunduin na namin ang mahal na Poong Hesus Nazareno upang ilibot po namin sa aming 20 SBPC sa aming pong sa parishes. At may mga misa po kami at vigil. Mamayang gabi po may vigil na po kami hanggang Sabado, bukas. At sa Linggo po ay meron kaming translasyon. Palibot po ng
ng parokya ng Pinaod para lalo pa pong lumaganap ang awat habag ng Diyos, ang debosyon sa Mahal na Pungis Nazareno. Samahan niyo po kami, ipagdasal, nawa ito maging mabiyaya sa amin lahat at maging daan ng papapalat kagalingan din po sa lahat ng mga may kasakitan sa aming nasasakupang parokya. Salamat po at pagpalaay po tayong lahat. Si Jesus Nazareno ay ating Panginoon at Diyos. Higit pa sa makalupang pangangailangan natin ang maipagkakaloob niya sa atin. Kaya't hayaan natin ang kanyang kalooban ang maghari sa ating buhay. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Mahal na pong Jesus Nazareno, iniayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan ng iyong angka na nagsusumamo sa iyo. Makamtanawa nila ang iyong katugunan at tanggapin ang kasagutan ng may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo ang mga dala nilang mga imahen at dasalan sa pamamagitan ng bendisyon na ito. Naway maalala nila mga pangako nila noon sa binyag na ikaw ang kanilang ibigin at paglilingkuran bilang Panginoon magpa sa walang hanggan. Amen. Sasamahan po ako ng mga kapatid kong paring basbasan kayo at pagpalain kayong lahat ng makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Humayo kayong taglay ang kapayapaan ng Poong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos. Nuestro Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka na. Sa isag ng